Jean Eysen nga si Bobby nang malakas na pagtawag ni Don Alberto nang lumabas ang post ni Cassandra na isa din siya sa biktima ni Jigs. Suhestyon ni Bobby na puntahan nila sa Maynila si Cassandra pero hindi iyon sinang-ayunan ng Don dahil alam niyang nag-iingat na ang pamilya ni Cassandra simula nang mag-post ito. Kakausapin na lang daw ni Don Alberto ang kumpadre niyang secretary sa Justice Department pero aalamin muna niya ang stand nito sa kaso, kay Bobby naman ipinabahala ang pagbabantay sa mga kilos ng fiscal. Ang inaalala ni Bobby ay paano kung mag-file ng kaso si Cassandra sabi ng Don na aasikasuhin na lang nila iyon, ipinakansel naman ni Don Alberto kay Jigs ang mga lakad niya. Hindi daw muna siya dapat makita ng mga tao, nang hindi pa din kumikilos si Bobby sa kinakatayuan na bulyawan na naman ito ng ama kaya nataranta itong umalis sa harapan ng Don. Nakapagpadala na nga si Bobby ng mga tauhan para bantayan ang fiscal na agad nitong ini-report sa ama, si Don Alberto naman ay nakausap na din ang kumpadre sa Justice Department at binigyan siya ng assurance na walang mangyayaring pag-usad sa kaso ni Rica kagaya ng dati. Hindi din daw ito matitinag kahit may mga kilalang tao na ang nakikisawsaw sa isyu at magkaroon ng kabi-kabilang protesta, kung ang ANS channel nga daw na tinanggalon ng franchise na nagkaroon din ng milyong protesters ay wala ding nagawa noon. At pati ang protesta laban sa National Health Corruption, wala naman daw nakulong, kaya lilipas lang din daw ito at makakalimutan kapag nagkaroon ng bagong isyu na mapagpipiestahan ng mga tao. Hindi pa din daw ba alam ni Bobby kung paano ang kalakaran tanong ng naiinis na ama. Hinarap naman ni Bobby ang laptop ni Jigs na may laman ng mga scandal videos pagkatapos makipag-usap sa ama. Handa na niya itong sunugin nang tumawag sa kanya si Audrey, hinahanap siya nito sa unit niya dahil nandoon daw ito habang kausap niya sa phone, napangisi naman si Bobby sa nalaman. Stress si Audrey na naghinga ng sama ng loob kay Bobby, nag-try naman daw si Audrey na may save ang marriage nila ni Troy, pero sana nga daw ay sa una pa lang ay nakinig na siya kay Bobby at hiniwalayan na lang si Troy. Sa ginagawa daw ngayon ng asawa na pagsira sa pangalan nila at sa pagtulong nito sa bastardang anak na pwedeng ikakulong ni Jigs, napayakap si Audrey kay Bobby na halatang tuwang-tuwa sa pagkakataon. Sinenyasan naman ni Audrey si Raven na pumasok na habang nakatalikod si Bobby, palabas lang pala ni Audrey ang drama para matulungan ang anak sa gagawin nito. At masiguradong hindi ito mapapahamak, naabutan kasi siya ni Raven na binabalikan ang mga memories ng pagkabata nito, ang mga medals ni Raven na naitago niya pati ang card na dinrawing ng anak para sa kanya bilang regalo para sa Mother's Day. Tinanong ni Audrey kung ilang taon si Raven noon, sabi ni Raven na 8, at natatandaan pa daw niya ang sinabi niya noon sa drawing na iyon, ikinumpara siya sa anak ng kaibigan niya na sa parehong edad ay landscape na ang drawing samantalang siya ay puro flowers pa din daw. At iyon nga daw ang huling drawing na ginawa niya para sa ina na napaluha sa nadinig, at nang madinag niya si Raven na may kausap sa phone tungkol sa cloud account ni Jigs, ipinaalala niya na galit si Raven sa kanya nang lumabas ang mga pictures ni Carla Sikat na maaring maging dahilan para hindi ma-approve ang petition nito. Tapos siya naman daw ngayon kaya pala lapit ng lapit kay Jigs ay para mag-spy dito. Pinagbintanggan pa niya na nautusan ito ng ama para gawin ang ganong bagay. Agad namang sinabi ni Raven na walang alam ang ama sa ginagawa niya na pagtulong kay Rica at sikreto lang iyon, nagulat si Audrey sa nadinig, ano daw ba ang ginagawa ng anak? Ipinaliwanag ni Raven na halatang edited ang video ni Rica dahil sa iksi nito, paano daw kung sa buong oras ng original video ay mapatunayan na walang malay si Rica, lalakas ang chance na mapatunayang rape nga ang ginawa sa kanya. Mapapatunayan daw na totoo ang sinasabi ni Rica, wala daw ang video sa hard drive na nahanap niya kaya nagpatulong siya sa kaibigan para ma-hack ang cloud account ni Jigs. At totoo nga daw ang sinabi nito na hindi siya nagtatago ng mga files sa cloud account, pero ang lumang laptop daw ng pinsan ay kinuha ni Tito Bobby niya. Baka daw nandoon ang hinahanap niya, ang sabi naman ni Audrey malamang nawala na ang laptop na iyon kung kinuha ni Bobby pero hindi susuko si Raven sa paghahanap kahit na daw maliit na lang ang pag-asang meron siya. Nang pumasok daw siya sa kwarto ni Tito Bobby niya hindi niya nakita doon ang laptop kaya babalik siya doon baka sakaling makita niya sa pangalawang pagkakataon. Pinigilan naman siya ni Audrey dahil natatakot ito na malaman ng papa nila at makalimutan nitong apo niya si Raven ay magayos siya kay Archie, nakukonsensya daw si Raven sa mga nasabi nito kay Rica kaya daw gusto niya itong tulungan ngayon.
Totoo nga daw na sexual predator ang pinsan niya at matagal na nitong ginagawa ang ganon, naging bulag daw sila at hindi pinansin ang mga patunay na inilalabas laban dito. Utang daw niya kay Rica at sa mga biktima pa ni Jigs na ilabas ang katotohanan kapalit ng mga masasakit na sinabi niya noon, sabi ni Audrey na sabihin na lang daw nila kay Troy mas alam nito ang dapat gawin pero hindi pumayag si Raven. Kapag daw nalaman ng dad niya malalaman din ng lolo niya na palaging nangyayari kaya kung siya lang daw ang kikilos hindi siya paghihinalaan, nakita ni Audrey na desididyo si Raven sa gagawin kaya naisip na lang nitong tulungan ang anak dahil alam daw siguro niya kung saan posibleng tinago ni Bobby ang hinahanap niyang laptop. Sige sa pagdrama si Audrey at pumayag siyang may akap ni Bobby para magkaroon ng pagkakataon ni Raven na makapaghanap, kahit na gumawa siya ng kwento na iiwan na si Troy at hilahin sa kung saan saang parte ng bahay si Bobby. Hindi naman makita ni Raven sa kwarto ng tito ang hinahanap, nawawalan na ng pag-asa ni Raven nang dalhin ni Audrey sa kwarto si Bobby mas nagkaroon ng space na makapaghanap ang anak. Hanggang sa mapunta ito sa likod ng bahay kung saan naka-ready ng sunugin ni Bobby ang laptop ni Jigs, nagpaalam sandali ni Bobby para unahin ang pagligpit sa laptop nang makita niyang wala na ito sa drum. Pagbalik sa kwarto ay wala na din doon si Audrey, naisigaw ni Bobby ang pangalan ni Audrey sa galit. Masaya naman ang umaga sa bahay ng mga sikat na kausap si Attorney Laura sa phone dahil sa paglabas ni Cassandra. Nag-top 1 din ulit sa trending ang hashtag nila at natabunan ng mga troll post, pati si Angel Locsin at Bianca Gonzalez ay nag-repost na din at tinatawag ang atensyon ng Justice Department. Nagkaroon din ng protesta at naging laman ng balita ang pag-iingay na ginawa nila. Nag-umpisa naman sa paghahanap ng ebidensya sila Kyle at Axel na may kinalaman si Mayor sa nangyari sa project ng ama. Naitanong ni Axel kung alam ba daw ni Rica ang ginagawa nila, tumanggaw si Kyle at sinabing tutulong nga daw dapat si Rica pero madami pa itong inaasikaso sa ngayon. Mas mabuti na nga daw na sila na lang ni Axel ang kumilos dahil alam ni Kyle na magiging mahirap kay Rica kung anuman ang mahanap nila, sabi ni Rica na nasa may pinto na pala na mahirap nga daw pero nangako siyang tutulungan si Kyle at tutuperin daw niya iyon. Dahil nga nakafocus sila sa iniisip na si Joseph Lorena ang contractor ng project ang siyang susi nila sa gustong malaman. At nawawala din ito, kailangan nilang loakan ang paghahanap hindi lamang sa Sidero. Sabi ni Axel na kung tanungin na lang kaya ni Rica sa ama baka dahil sa nagiging close na sila ay magsabi ito ng totoo o kailangan na nila ang tulong ng expert. Natanong na nga daw ni Rica si Mayor sabi ni Kyle, sagot naman ni Axel na tama naman pero hindi nila sigurado kung nagsabi ito ng totoo o hindi sabay sabing kailangan niya ng kape kaya iniwan niya muna sila Rica at Kyle. Naisip ni Rica na baka tama nga daw si Axel na kailangan na nila ng expert, kung lumapit daw kaya sila kay Attorney Laura para sa investigador, marami daw itong kakilala panigurado sabi ni Rica. Magandang idea nga daw sabi naman ni Kyle pero hahanap daw sila ng investigador ng sarili nila dahil malapit si Attorney Laura kay Mayor paliwanag ni Kyle. Sinadya naman ni Attorney Laura si Mayor sa opisina nito, na taon naman na may agent na nagre-report dito tungkol sa ginagawang paghahanap nila Kyle kay Joseph Lauren. Sinundan daw niya lahat ng mga napagtanunan ng mga ito tungkol sa contractor at walang nakapagbigay ng kahit na anong impormasyon sa tatlo, na dinig iyon lahat ni attorney nang makita siya ni Mayor. Alam na agad ni attorney na involved si Troy sa nangyari kay Philip Constantino kaya nito pinapasundan ang galaw nila Kyle, hindi ito makapaniwala na totoo ang lahat ng ibinato ni Don Alberto sa kanya. Depensa ni Troy na hindi siya kundi ang papa niya, pero siya daw ang nakaupo at hinayaan niyang gawin lahat iyon ng ama, bata pa daw siya noon at walang lakas ng loob na tumutol sa utos ng ama. Alam naman daw ni Laura kung paano siya pinalaki ni Don Alberto, at ikinahihiya daw niya iyon, ikinahihiya niya ang ama, kung pwede daw niyang baguhin ang mga nagawa. At kaya daw niya ginagawa ito ngayon kay Rica para kahit paano ay mapalitan ang mga maling nagawa niya noon, sabi ni Attorney Laura na ginagamit niya lang si Rica para mapagtakpan ang mga kalat niya at mali daw iyon. Sabi ni Troy na umiiyak na kakatanggap lang sa kanya ni Rica bilang ama, pag nalaman daw nito ang involvement niya kay Philip Constantino tapos na sa kanya ang lahat. Mahal na mahal niya si Rica at ayaw niya itong mawala sa kanya. Kagaya na daw siya ng ama niya na gumagawa ng excuses para lang makuha ang gusto sabi ni attorney. Ang sa ama ay dahil sa kapangyarihan at ambisyon. Sa kanya daw ba ay ano? Pamilya at pagmamahal. Sabi ni Troy na hindi siya pwedeng ikumpara sa ama dahil sinakripisyo daw niya ang lahat para sa mga anak niya.
Problema daw kasi kay attorney na mataas ang tingin nito sa sarili. Tingin daw nito na mas magaling siya sa lahat. Sabi ni attorney Laura na nakaapak ang mga paa niya sa lupa. Nakita niya kung paano niloko ni Mayor ang asawa nito. Ang pagsisinungaling niya, kung paano siya mang blackmail pero sa kabila ng lahat nakasuporta pa din sa kanya ang abogada. Bakit nga daw ba tanong ni Mayor? Sabi ni attorney Laura na hindi pa ba daw alam ni Mayor. Sa tagal ng panahon wala pa din itong idea. Napaurong si Troy sa sinabi ng abogada. Sabi ni Laura na siya daw ang the best sa mga lalaking nakita niya at matagal na niyang pinanghahawakan ang paniniwalaan iyon pero ngayon hindi niya alam kung totoo pa din iyon. Siya ka umiiyak na iniwan ni attorney si Troy. Nang tumawag ang sekretarya ni Troy para ibalita na nadisgrasya sila Raven at Audrey. Nagmamadali namang pinuntahan ni Troy ang pamilya. Kamusta kaya ang mag-ina ni Troy at bakit nadisgrasya ang mga ito? May kinalaman kaya si Bobby o ang papa niya?